Yo, mga tropa kalapatids, lahat na nag-ibon sa Pilipinas, this is Video Look, mag-uplay, nagbabalik. So ito mga kalapatids, sakit tayo sa loof. Dahil nga kagabi, may napansin tayong may nakabalik. So kagabi ko pa napansin to, kasi nagpakawala tayo ng hapon, and then late tayo nakauwi mga kalapatids. Nung binilang ko nung mga bandang 7 PM mga kalapatids, yung mga kalapati natin, eh sobra ng isa. So yun nga mga kaibon, checkin natin mamaya yung ibon natin, no? Kung sino yung sumobra. Sino kaya yun? May bago na naman tayong finisher mga kalapatids. Ibang klase ibon natin. Kinakapos man sa derbihan or sa training, talagang inuwian pa rin tayo ng mga ibon natin, ha? Talagang hindi nakakalimot sa loft natin mga kalapatids. And hopefully sana kayo din, na mga viewers natin, tsaka lahat na nagkakalapate, no? Kahit na nabibigo tayo sa derby, gumugulong tayo, eh kahit papaano may araw na masaya tayo dahil inuuwian tayo, no? May araw na makakaalala sila at makakauwi sa kanya-kanya nilang loft, mga kalapatid, sa ating loft. So talagang tignan natin yung kondisyon ng ibon dahil nga kagabi hindi ko na siya masyadong inalala dahil talagang pagod din tayo kagabi, no? So ito, may makulit na ayaw pumasok, pero siguro nag-enjoy siya sa labas, kaya lang natin siya. Ito mga kalapatids, pansinin muna natin tong ibon natin to mga kaibon. Sana magmana kay fifth yung ano natin, yung overall natin sa fundraise sa SNFC, no? Fifth overall natin, ganyan na ganyan yung kulay mga kalapatids. So pareho sila ng tatay mga kaibon nung smasher natin na red check na yun, no? Nawala lang yun sa Mindoro mga kalapatids. May bulalakaw yung third lap namin sa Mindoro mga kalapatids, yung last lap. So sana ito magmana sa kanya, at sana mas gumaling pa para tumapos, no? Sana tumapos to ng karera. Tuntun ako dito mga kalapatids, siya pa lang yung lumapalabas nating red check ngayon mga kaibon, itong ibon na to. So meron siya mga kapatid dyan sa loob, mga masisipag din Romonda, mga red bars naman yun mga kaibon. Ito kasi red check, eh gusto natin yung red check. Pero yung blue bars, walang problema sa blue bars, no? Nagiging contender natin yun sa NHPC, no? Sayang yun, Alin Summer na lang, mag-clock na sana nung last South Derby race, no? Yung last ah, yung bago tong natapos. Talagang sayang yun. Pag yun nag-clock, overall yun sa off-color ng NHPC mga kalapatids. Parang anim lang ang nakapagpauwi nun na off-color. Nakakataon kasi labanan dun mga kalapatids. So sana ngayong season, makabawi naman yung mga pula natin, no? And ito nga pala mga kalapatids, mayroon tayo na kayo dyan mamaya, interview natin yan. Ngayon, Grits Day tayo ngayon, no? So yung Grits Day nga natin, Trisobic. So ayan, no? Medyo madugulang sa budget, pero kailangan kasi ng mga breeders natin yan, lalo na ngayon pumasok na sa hatch week mga kalapatids, no? So nag itlogan sila mga January 5 to 7, no? Halos sabay-sabay sila, may manaw na lang, pumasok na sila sa hatch week nila. So January 17 ngayon mga kalapatid. So in 5 days or 5 to 7 days magpipisa na yan mga kalapatid. And yun nga, no? Ito yung makulit natin. So ito mga kalapatid, interview lang natin to, itong mga YBs natin dito, ha? So itong YBs natin dito mga kalapatid, medyo pa sila, malita. Tanghali na kasi mga kalapatids, eh hindi pa sila siguro nasusubuan. So ganyan nga pag may mga breeders tayo, kahit tanghali papakain tayo. So nagpalabas sila ng Grizzle mga kalapatids. Ito yung inaabangan natin, ito yung gusto natin para may hindi season. Grizzle talaga tsaka mga pula. So yan, no? Pero yung mga solid colors, wala tayong problema. Pag lumabas sila, talagang rectal laro. Ganun din. Sabi, halos lahat ng lalabas na linya ngayon na YBs, rekta laro talaga. So ito, nagpalabas sila ng Grizzle, oh. Tsaka Blue Bar Checkered. Yan, Blue Bar Checkered, no?
Ayan yan ha. So, ano linya nila? What? Ang linya nila is si Double Matnog. At saka si Allen Summer finisher natin na Rayso. Ayan ha. Grabe to. Mga magulang nito, dulahan na. Pang derbihan yung mga magulang nito. Diba? Double Matnog, clacker ha. Tignan mo naman. Nag-anak agad, nagbuga. Habang naglalaro siya, nililimliman to. Yung mga to. So, kaya lumabas yung Grizzle dahil nga may Rayso. Yung Allen Summer finisher natin, Rayso line yun. So, yung Grizzle natin, nakadilaw na sing-sing siya. Medyo madumi lang, guys. Kapag dilaw, ano natin yan? QCRPA. Yan o, QCRPA. Marami pa tayong sing-singan, ha? And then, itong blue bar natin. Blue bar tuloy. Blue bar checkered. Kulay pink. So, NHPC. So, ito yung panglaro natin na NHPC. Grabe. So, sana wag sila mag-overfly pag tinuruan na natin. So, sila yung pinamatanda sa batch. So, ayan. Susubuan sila ng, ano, mga magulang nila. At talig kayo sa camera, mayayain kayo. Tumarap kayo, ayan. Ayan, ibon natin mga kalapatids. No? Saktong-sakto yan. Greets day tayo ngayon, no? Ayan. So, yun mga kalapatids, no? Wag na natin patagalin, interview naman natin yung nakauwi nating bagong finisher natin mga kaibon para sa so eto na nga mga kaibon, grabe. So blue bar checkered siya mga kalapatids, silipin natin siya. Ayan yung ibon, no? Pearl eye pa. Ito mga kaibon, nung chinek ko mga kalapatids at kagabi ko lang to na kita na nasa loob, pumasok siya sa mga ano natin eh. Ayan o, sa mga bata eh. Ito yung magulang ng ano, dalawang ina kayo. Si Double Matnog and Allen Summer finisher natin na Rayso. 3 points yan si Rayso. Ito naman, 4 points. Sayang. Hindi nag-clock ng ano yan eh. Ng bulan or piyoduran. Chinek ko yung ring band niya. Panglaro natin siya. Ito lang nakaraang SDR. So kasabayan nyo sila Double Matnog tsaka sila third. Tsaka yung Grizzle, no? Sayang Grizzle natin na yun mga kalapatids. Balikan lang natin. Isang lap na lang. Talagang overall na siya sa off-color. Lagi tayong kinakapos talaga pag bandang dulo eh. Ito naman mga kaibon, yung ibon na to. Ang linya nito is Andres Ong. Kinross natin sa 2 times Prisco. Double Prisco line natin mga kalapatids. And based dun sa record natin mga kalapatids, bali nawala siya sa bulan. Sorsogon. So, naka 3 laps siya, pero ang clock niya lang is 2 laps, no? So, matnog, di siya nakaabot ng matnog dahil nga nawala na siya ng bulan. So, nga pala mga kalapatid, singit ko lang, ayan na si Patoline. Bali ka, uwi-uwi lang din yan. Nitong ano lang, December. Bali nawala to sa training mga kalapatid. So, mapapansin nyo yung iba natin, nagbabalikan talaga sila, no? Kahit sa training and derby. Nagbabalikan eh. Maraming malaking porsyento bumabalik sila eh. So talagang ano lang, talagang kailangan natin tutukan yung conditioning nila. No, kailangan proper observation tayo during derby trainings. Ayun yung kailangan nating aralin. Kunwari medyo masama na yung lagay mula sa kondisyon, parang wala sila sa ano, parang hindi sila masigla mga kalapatids, doon natin pwedeng ano, hindi muna ikarga, skip muna natin. So yun yung mga kailangan natin pagtuunan dahil nga sa dami ng ibon na tinitraining natin, minsan hindi na natin napapansin yung mga merong nararamdaman or, no, yun yung kailangan lang natin enhance para sa akin mga kalapatids. Guys, pakita ko si third, ito yung anak ni Santa Ana mga kalapatids, may pasok na rin to ng Rayso, no, inbreed Rayso. So yan, ito nawala to sa Matnog 1. So naka 3 points siya pero nung 4th lap hindi na siya nag-clock. So tendency ginawa natin, hindi na natin siya niload mga kalapatids, no. Ito yung ibon, no. So anak to ni Santa Ana. Ayun yung nabaril natin sa Santa Ana, nakauwi pa nabaril yun. Ayun may vlog tayo noon, ha. So ayun yung stamp niya, ayan, no. NHPC. So sa kabila dapat dalawa yan. Ayun, no. So may 2 stamps din siya sa kabilang wing.
Ano? Tibon. Doon mga kalapatids, ito naman pakita ko yung si double matnog natin na tinatawag ngayon, no? So, may pasok to ng egayak mga kalapatids, yung ibon na to, tsaka koopman. So, both parents na ito is nandito sa atin, no? So, ito yung stamp niya. Dalawa dito sa kabila, yan, no? Dalawa yan, medyo burado lang yung badadulo. And sa kabilang wing is tatlo. Ayan o, tatlo. 1, 2, 3. So, ibig sabihin nakakarga siya ng limang lap, no? Nito lang last SDR. Tumapos yung ibon natin. Minanin niya yung matnog mga kalapatids. Pero, nung piyodoran, medyo na-delay siya mga kaibon. Na-delay siya ng uwi. Eh, nagsusubo kaya medyo ganyan yung ilong eh. Sinusubuan niya yung dalawang yun. Ito yung ibon natin na yan ha. Malaki na tiwala natin dito mga kaibon. Dito iniiwanan nung SDR. Oh, ito na yung nakauwi natin mga kaibon. Grabe yung mata na ito. Tignan nyo naman. Pearl eye yung. Ayun yung tinatawag na pearl eye mga kalapatid. Si medyo may white-white yung mata. Para sa mga newbie. Ayan ha. So, hento mga kaibon. So, kakauwi lang niya kagabi. So, almost 1 month siyang nawala mga kaibon. Dahil yung kargahan natin nung bulan is December 12 something. So more than 1 month na siyang nawawala mga kaibon. So magaling ibon na to, nakakabalik pa. Bumiyay ito mag-isa, malamang nakakawala to. Kasi wala na yung sticker niya eh. Wala ano, plain na eh. So tignan natin yung stamp niya. So meron siyang stamp. Jeez. Yan. Ayun yung stamp niya, no? Actually, dalawa rin nandito. Kasi yun, may kulay blue. And then, merong parang nadikit ka agad, eh. Pagka-stamp, parang natupi ka agad yung pakpak niya. So, ito yung si kakalat siya. So, dalawa stamp dito. And then, dito sa kabila, isa. Ayan, no? Yung kulay green. So, ayan, no? T-ibon, pearl eye. Pwede ito maging breeder. Ang linya din nito mga kaibon, ang dress on. Tapos pinasukan natin ng double Prisco line natin. Yan ha, shoutout, Serdan. Michael Serdan line. Ito, meron tayong breeder. Grabe itong ibon na to. Subukan na lang natin yung magiging anak niya. Sana tumira naman. Di natin siya pwede ibalik sa nanay niya eh. Kasi babae rin siya. So yan mga kaibon, kailangan niya na matinding recovery. Kaya binukod muna natin siya. Yan, maganda naman yung view niya dyan eh. Ayan o. So, kaya natin siya nilagay dyan para di siya bulihin, bugbugin dahil nga payat siya. No? Kagabi. Nung nagpakain tayo nung gabi, payat siya. Pero ito, re-recover natin yung ibon mga kalapatids. Solid dyan. Mga kalapatids, balik na natin yung inakay. And magpakain na tayo ng grids. Shoutout sa inyo mga kalapatids. Eh, yung pamangin ko. Oy, say hi sa vlog. Hi! And shoutout ka Bella. Bella, shoutout ka. Shoutout, nanonood yun si Cheska sa Australia. What? Oo, nanonood sila. Ayan, shoutout nga pala kay Kuya, ayan. Tsaka kay Cheska, ayan, nasa Australia. Ayan, abangan nyo yung vlog naman ni Kuya, no? So, meron siyang surprise sa inyo mga kaibon dyan sa Australia. So, abangan natin yung vlogs niya, ha? Abangan nyo yung vlogs niya, dyan. Hintay lang tayo mga kalapatids. So, happy flying mga kaibon, God bless.